Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isang mapagpalang Martes sa inyong lahat na nagsisimba sa Quiapo Church at ganun din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, YouTube, Twitter, sa abroad at mga probinsya. At mga kapanalig, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang banal na misa na ito ay maraming intensyon, ngunit isama din natin sa misa na ito na naway matapos na ang salot ng COVID-19 sa buong mundo, lalo na sa ating bansa. Kahapon, marami akong balita na natanggap na namatay dahil sa COVID. At isama din natin sa misa na ito na naway wag na matuloy yung pagputok ng Bulkang Taal na nag-aalboruto ngayon. At kundi ako magkamali, ang pinatubo. Grabe, walang katapusan ng kamalasan. Sama din natin sa misa na ito ang kapahingahan ng kaluluwa ng mga namatay kahapon. Ang daming namatay kahapon. Ambush, paghuli, kuno, naglaban, tapos COVID, heart attack. So, let's pray na yung mga kaluluwa nila matahimik, no? Rest in peace. Lalo na sa mga naulila. Condolence sa inyo. At isama din natin sa misa na ito ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapangindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ang iyong palagiang pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin, "Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil
habang panahon, huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya, at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at batnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 77 pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na bayarin, na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na mga may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil siya'y walang ibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya at ang kanyang asawa, mga anak at ang lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat." Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit, pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat kau rin mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa muli, isang mapagpalang Martes sa inyong lahat na nagsisimba sa Quiapo Church at ganun din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, YouTube, Twitter, sa abroad at mga probinsya. At ngayong panahon, mga kapanalig, nasa 3rd linggo na tayo ng Kwaresma. At sa ulitin, ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi at pagbabagong buhay. At siyempre, panahon ng paghingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Paghingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. At narinig natin sa naunang pagbasa, kung tayo nakikinig kanina sa naunang pagbasa, kung taimtim lang tayong hihingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan, tayo'y Kanyang patatawarin. Nga lang, narinig naman natin sa mabuting balita na bago lang natin binasa, na pag tayo naman ang nalagay sa sitwasyon na dapat naman tayo ang magpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, naway magkaroon din tayo ng puso at lakas at awa na magpatawad sa mga nagkasala sa atin. In reality, mahirap talaga yan. Lalo na kung malaki ang kasalanan sa inyo ng kapwa ninyo. Ngunit narinig natin sa mabuting balita, mas papatawarin tayo ng Panginoon
Patuloy niya tayong bibigyan ng grasya, pagpapala, bendisyon at milagro sa buhay kung kaya nating magawa yan sa mundong ito, ang magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. At yan malamang ang mga experiences ni San Jose. Yun, pasok San Jose. Sa mga sumusubaybay pala sa akin sa Banal na Misa, tuwing hapon po o 5:15, no? Kaya lang nagkaroon kami ng pagpapalit ng schedule sa araw na ito. Araw-araw po, ina-update ko ang mga nagsisimba sa akin tungkol sa consecration to St. Joseph. May sinusundan po kasi akong libro, 30 days o 33 days self-retreat. At ngayong araw ay nasa day 23. Yun, day 23 na. Lang araw na lang, tapos na yung libro. At ngayong araw, ang title ng libro, St. Joseph, Lover of Poverty. Anong ibig sabihin nun? Ang grabe ang pananampalataya ni San Jose na hindi siya pababayaan ng Diyos, ang kanyang asawa na mahal na Birhen Maria, at ang batang Jesus, ang Santo Niño, sa kanilang mga pangangailangan araw-araw. Pero dahil dyan, tawag dyan, divine providence, namuhay lang ng simple, payak, at maging mahirap ang banal na pamilya. At alam natin sa realidad ng buhay sa mundong ito, kapag mahirap ka, minsan o madalas, tinatapak-tapakan ka lang ng kapwa mo. Yun. So, posible naranasan yan ni San Jose bilang ama ng banal na pamilya, bilang asawa na mahal na birhen, bilang tatay-tataya ng batang Jesus. Pero narinig ba natin na gumanti siya? Narinig ba natin na nagalit siya? Tandaan ninyo, sa mga hindi nakakaalala, umalis sila sa Bethlehem, sa Nazareth, at 30 years silang nag-OFW sa Egypt. Kasi di ba si Jesus gustong papatay ni Haring Herodes? So doon sila tumakbo sa Egypt. Foreign na lugar yun. Foreigner sila doon. Mahirap pa. So malamang marami silang experience na hindi maganda. Pero nagdamdam ba si San Jose? Nagalit ba sa kapwa si San Jose? O si San Jose merong mapagpatawad na puso? Katulad ng puso ng ating Diyos Ama. At hindi siya nagdamdam, hindi siya nagkimkim sa mga taong nakasakit sa kanya o sa kanyang pamilya. At naway matutunan natin niya na bertudes ang magpatawad. Uulitin ko, mahirap yan, lalo na kung lubos kayo nasaktan mula sa kapwa ninyo. Pero kaya, sa tulong ng Poong Jesus Nazareno, sa tulong ng mahal na Birhen Maria, sa tulong ni San Jose, matututunan din natin magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Kabay pa. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang tayo, ang kanyang bayang nakaranas ng kanyang pagpapatawad, ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Ang ating itutugon, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim ng nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan.
ang mga mag-asawa naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ang iyong pag-ibig at habag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, magawa nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kaming kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Cristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat ng aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw sa pagsunod namin sa giliw mong anak. Ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Cristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo't paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Roque, San Lazaro, Santa Teresa ng Calcuta, San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilhod po ang lahat. Mga kapanalig, ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang bigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Patawarin
bago man isinang sa lupa, ika'y akin nang inaruga. Paanong ako yung lisanin? Paanong ako yung limutin? Gayon man puot papawiin ang iyong pagbalik hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo, tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Paano di kita ibigin? Paano kapatawarin? Bago man isilang sa lupa, ika'y akin nang inaruga. Paanong ako'y yung lisanin? Paano ako yung limutin? Gayon man puot papawiin ang iyong pagbalik hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Paano di kita ibigin? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, pamalagiinawa kaming buhay ng pagsalo-salo namin sa banal na pakikinabang, ay dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ating paglabas, hintayin lang natin yung pagpasunod-sunod na tatawagin naman yung kulay ng inyong upuan. At sa inyo na mga nag-fill up ng contract tracing form, paki-iwan na lang po sa mga lalagyan. May mga lalagyan dyan sa palibot para maiwan ang inyong contract tracing form. Panatilihin ng social distancing, lalo na ngayon tumataas po ang kaso ng COVID. May mga text tayo na babasa at sa Facebook na posibleng mag-lockdown na naman, no? Nakikita niyo yan kasi tumataas ang COVID. So, para hindi na yun mangyari,
patuloy lang sana ang health protocols. Total, isang taon na nating nasubukan eh. So, ituloy-tuloy na lang natin. Panalangin kay San Roque. Lahat tayo, pinagpalang San Roque, pintakasin na mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banid ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pag-aatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit na nanalig kami yung pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon si Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas po natin ating mga kamay, mahal na pong Jesus Nazareno. Iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsasumamo sa iyo. Makamtanawa nila inyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan, lalo na ang mga tao na humihingi ng kapatawaran sa kanilang kasalanan at ang mga taong nagpapatawad sa mga kasalanan ng mga taong nagkasala sa amin. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pong banal na misa, may tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.